gusto mo yung ginagawa mo, and then yung heart mo, and yung passion mo, andun, may buhusin siya lahat, all in one. And then may right motives ka. So magagawa mo yun. So don't worry, kayang-kaya mo yun. Guys, welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click mo rin notification bell para lagi kang updated and be part of our growing family. For today's video, we're on another Q&A. So, sasagutin natin yung iba pang mga tanong ng mga incoming freshmen or iba pang mga tanong ng mga aspiring architecture students. So, marami pa rin nagtatanong about sa architecture. And, tatry ulit natin sagutin yung ilan pa dun sa mga tanong at yung mga susunod pang mga tanong nung ilang mga aspiring architecture students. So, number one, ano po yung mga dapat paghandaan, pag-aralan for incoming archi students? So, basically, you need to practice your skills. So, first, of course, in drafting. Yung drawing skills mo, kailangan yan. Yung pag-render mo, ayun yung unang-unang kailangan mong pag-aralan at kailangan mong i-master. Kasi all throughout the journey ng pagiging architecture student mo, magdodrawing at magdodrawing ka talaga. Pero hindi lang dun yun iikot. Hindi lang siya sa basta drawing lang. So, kailangan ba din hasain yung critical thinking skills mo, and kailangan mo rin magbasa ng ilang mga books na makakatulong sa'yo all throughout your architecture school days. So, madami kang kailangan paghandaan, and of course, isama mo na rin yung mental health mo, kasi hindi ganun kadali yung pagsabay-sabay yung plates, and then may quiz ka kinabukasan, at the same time, may presentation and so on ng sabay-sabay, no? So, hindi siya madali, and there will be times na you're holding your breakdowns. So, it's important din na paghandaan mo yung mga ganun klaseng scenario, kasi yun yung magpapatibay sa'yo and ayun yung magagamit mo in the long run. So, next, any books you would recommend? So, for History of Architecture, so yung Form, Space, and Order by Francis Dickey Ching, and Architectural Theories of Design by George Salvan. And para naman sa Architectural Design, Planning and Designer's Handbook by Max Fajardo. And for architecture, huh? for Architectural Visual Communication, so Architectural Graphics and Architectural Graphics and Design Drawing by Francis Dickey Ching. So, ayun yung ilan sa mga books na pwede mong basahin. And aside from that, pagdating mo ng higher year or maybe at the very start, pag-aralan mo din yung laws and codes, no? Yung NBCP, PD, ayun nga, yung PD 1096, and batas pambansa 344, and yung ibang mga codes, fire codes. So, magagamit mo din siya. So, hindi lang sa pagiging architecture student mo. Pati pag nag-take ka ng board exam, magagamit mo yan. And as well as kapag naging architect ka na. So, ilan lang yan sa mga dapat mong aray. And marami pang books and other reference na pwede kang basahin. So, sunod. Paano nyo na ma-manage ang time nyo bilang isang archi student? Medyo mahirap mag-manage ng time nyo. Depende kasi siya sa tao. So, depende siya sa pinagkakabisihan natin, kasi may kanya-kanya tayong life and may kanya-kanya tayong routines every day. And depende siya sa kung ano yung ginagawa mo and kung gaano kadami yung oras na ginugugol mo sa loob ng isang araw. So, as for me, I usually take down lahat, or ninonote ko lahat ng mga kailangan kong gawin at kailangan kong tapusin. And ang ginagawa ko sa kanila is, pagkatapos ko siyang
isulat kung anong kailangan kong ipasa. And titingnan ko naman kung ano yung due dates or deadlines nila. And uunahin kong gawin yung pinakamaagang deadline. Or kapag ka naman nagkasabay-sabay sila ng deadline, uunahin kong gawin yung pinakamadala sa tingin ko. And saka ko pagpapukusan yung pinakamahirap. At dun ko ibubuhos yung buong lakas ko. And practice, as of now, no, practice muna yung pagiging self-discipline. Kailangan maging disiplinado ka lalo-lalo na sa oras mo. Kasi may mga professor or depende siya sa school and depende siya sa professor. Kapag na-late ka ng plate, malaki yung kabukasan nun sa grades mo or minsan hindi na tinatanggap or minsan talaga may or madalas may bawas sa grades. So, depende siya sa school and professor. So, kailangan mamanage yung time kasi darating ka sa punto na sabay-sabay yung plates mo. Ayun nga, may kasabay ka ng quiz, may kasabay na presentation, and then ilan pa yung plates mo mula sa iba't ibang subjects. So, ayun, it's a matter of self-discipline and practice mo na siya ngayon pa lang. So, ano siya, proven and tested. And isa pa nga pala, don't procrastinate. Okay, sobrang ano niya, marami na nasira yung buhay sa pag-procrastinate. So, hanggat kaya mong tapusin, gawin mo na agad. Huwag mo nang ipagpaliban. Or, kasi, huwag mong isipin na yun lang yung plate mo. Kasi may mga instances na iniisip nung iba na, ay, ito lang yung gagawin ko and hindi ko muna gagawin ngayon. So, gagawin ko na siya kapag malapit yung deadline and biglang dadating yung iba't ibang mga projects or iba't ibang mga assignments or iba't ibang mga requirements. So, doon talaga papasok yung pagiging stress mo. So, kaya kailangan i-manage mo na agad and disiplinahin mo na agad yung sarili mo na kapag dumating yung gagawin mo na siya agad in due time or else ikaw din yung mag-suffer. Next, nakakapag-maintain ba ng scholarship ang isang RK student or masyado pong mabigat yun? It will depend sa tao. Okay? Kung talagang masipag ka gumawa or masipag ka mag-study and kayang-kaya mo naman, alam mo sa sarili mo na kaya mo talaga, mamaintain mo yung scholarship mo. And may mga iba kong makakilala no, from different schools na nakagraduate sila ng architecture with flying colors and yung iba scholar pa. So, kaya mo yan. Depende pa rin yan sa motivation mo. It's a matter of motivation and perseverance. Kapag ka gusto mo yung ginagawa mo, and nandun yung heart mo, and yung passion mo, andun, naibuhos mo siya lahat, all in one, and then may right motives ka. So, magagawa mo yun. So, don't worry. Kayang-kaya mo yun. And last, ano pong ginagawa sa first year college? So, sa first year college, yung mga, ano lang siya, halos basic-basic lang. Pero hindi ganun ka-basic, no? Simpleng, ano lang, mga basic drafting, sketch. So, pag-aaral niyo yung line values, line weights, yung paano mo yung gaan at diin ng kamay mo. Kailangan ma-practice mo na yan. Yung shading, isa din yon. And your rendering. So, pagko-color mo, no? So, isa lang, great advantage yun kapag ka na-master mo yung pag-render and na-master mo siya lahat, all in all, no? And yung mga basic designs of spaces and yung mga minor and major subjects. So, sa first year kasi nga, meron ka na ding design subject dyan. So, as early as first year, no, may design subject na. Kasi nga, hanggang design 10 yan. So, kaya siya 5 years. Gada isang taon, meron kang dalawang design. So, may design subjects ka na rin and ilang mga subjects na kailangan talaga ng skills mo or drawing skills mo. So, ayun, kaya kailangan mong practicein and don't worry, madali pa lang naman yung first year college, no?
And then, again, depende pa rin siya sa kung paano mo siya itipake. And isa pa is, kung mayroon kang right circle of friends, they will never let you down. Promise. That's the reality. So, may mga kakalala ko na nasa circle of friends sila, and they will never let each other down. So, nagtutulungan sila, and sobrang intact nung kanilang circle, and as in talagang sobrang naghihilahan sila pataas, and nagtutulungan sila dun sa mga ginagawa nila. So, iba nagsishare-share pa sila ng knowledge, nagsishare-share sila ng skills kung paano mas mapapaganda yung mga plates nila, kasi ibang plates by group and yung ibang plates by individual. So, depende pa rin siya sa professor again. So, ayun. So, ayun lang guys, no? And hopefully, magkaroon siya ng susunod na part kasi meron pa rin tayong mga naiwang questions na hindi pa natin nasasagot. And, of course, kung nagustuhan niyo mga ganito klaseng video, don't forget to like, share, comment, and subscribe! So, give it a thumbs up and try. And if you want more or you can suggest other content, comment down below and I would highly appreciate it. See you again in my next video. Bye-bye!